pagbutihin ninyo ang pagdadala ninyo ng inyong tungkulin. Kahit na kayo ay may tungkulin sa lokal, kahit na kayo ay pangulong diakono, katiwala, mang-aawit, kahit kayo ay nasa paningalapi, kahit na kayo nasa kalihiman, o kahit na nasa pagsamba ng kabataan. Pagka tinupad ninyo ang sagutin ninyo, kayo ang tunay na katukatulong namin sa pamamahala sa Iglesia. Huwag niyong bibitawan ang inyong sagutin anuman ang mangyari. Pagka kayo ay nahihirapan at nabibigatan, lalo na kung ang problema ay napakatindi na dumating sa inyong buhay, huwag niyong kalilimutan, meron tayong Diyos na laging nandyan. Hindi siya nawawala. Lagi siyang nakahandang tumulong sa atin. Pagka tayo tumawag sa Kanya, pagka tayo lumapit sa Kanya, pagka tayo tumaying sa Kanya, tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, diringgin ngayon at ipagkakalob niya ang inyong pangangailangan. Lagi ninyong tuparin ang lahat ng Kanyang kalooban, sundin ang lahat ng Kanyang kagustuhan, sapagkat pagka nakikita niyang ginagawa ninyo, yung bahagi ninyo sa inyong pagkaiglesia ni Kristo, hindi na kayo pababayaan. Kung tutuusin pala sa ating mga tao ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos, sa ating mga iglesia ni Kristo, wala pong bagay na imposible. Pero kailan? Pagka meron tayong pananampalataya. Pero anong uling pananampalataya? Yung lumalago na pananampalataya. Yung tunay na pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pagka ganyan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magagawa ninyo ang anumang bagay. Ang ating Panginoong Jesucristo mismong may sabi niya, hindi po kami. Kaya dapat nating itong sampalatayanan. Maaari kasing meron kayong imposibleng kinakaharap na problema ngayon. Pero ang tanong, sumasampalataya ba kayo? Kumbinsido ba kayo na kaya kayong tulungan ng ating Panginoong Diyos? Kaya ngayon sa panahong ito na napakahirap ng buhay, ang kinakailangan nating gawin, sampalatayanan natin yung magagawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Makalalampas tayo rito mga kapatid, sapagkat tunay ang ating Diyos, nakahanda siyang tumulong sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, yan ang ating panghawakan. Yang mga pangako niya ng ating Panginoong Diyos sa atin, siya ang tutulong sa atin sapagkat siya ang ating Diyos. Maraming magiging dahilan tayo para siya ipapurihan dahil sa kanyang gagawin sa atin. Pero paano po mangyayari yun? Umasa tayo. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong masiraan ng loob. Umasa tayong gagawa ang Diyos ng hakbang. Siyang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating mga sugatan. Kailangan ninyo ang lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya huwag kayong tumigil sa paglapit sa Kanya. Huwag niyong itigil ang inyong mga pagpapanata sa Kanya. Dapat kahit doon sa inyong sambahayan, meron kayong pagpapanata para kahit gaano pa kabigat ang ating masagupang ito, maitaguyod natin ang paglilingkod hanggang sa makarating tayo sa hangganan.